Hello mga dear! Welcome back to my YouTube channel. Sabi nga nila, one of the greatest things in life is to love and be loved for all of who you are. Yan po ang pinatunayan ni Meme Vice Ganda. Sa showbiz, kilala siya bilang the unkaboggable box office superstar. Pero ang kanyang buhay pag-ibig, abay, unkaboggable din. Paano nga ba siya bilang isang Mrs. Ion Perez? At ano-ano ang paghihirap na kanilang pinagdaanan para ipaglaban ang kanilang relasyon? Ngayon pong Pride Month, ang kwento nila ang ating unang tampok pagmamahalan na may paninindigan. Tara, may intro. Let's go! Ito na, may bit-bit pa akong kasama ang aking fiancé, si Luke, at bibisitahin natin si Meme Vice Ganda. First time ko po dito sa kanyang bahay. Meme? Ha! Grabe! Thank you so much! Diba? Hindi halatang-halatang praktisado. Yung isang katok lang na alam ko nang nandito kayo, di ba? Hello! Hi, Luke! Nice to see you again! You too! Wow, kala mo hindi talaga nakita kanina. Thank you very much, Meme. First time ko dito, ulit kapasok. Halika mumasok kayo. Happy Pride! Happy Pride! Pride Month ngayon! At happy akong magkasama kayong dalawa. Siyempre, ikaw ang idol namin pagdating sa buhay pag-ibig, di ba? Nauna ka kaya? Welcome to my humble abode. Yes! Humble pa! Like ganda! Meme, oh my God, para ako nasa museum. Sagrada! Oh, alika doon, Mary Knight. Ayan, nakita nyo na lahat. Di ba, ito na naman talaga yun. Inikot lang niya talaga pinunirani. So this is the first part. This is the first part. Itong bahay, we have two parts. This is the first part and the second part. Oh my God, may malaki nga horsey. The first time I saw this, I fell in love with it already, but I didn't have money yet. So, I saved for it. Oo, medyo pricey kasi siya. Tsaka imported. Saan galing? Ang itong brand kasi na to, ano, Mui. Mui. So, sa Paris siya galing. Galing pa pala itong France? Oo. It's a French horse. What's her name? Tinignan niya talaga yung ari eh. Petra. Her name is Petra. Petrang Kabayo. That was my launching movie. Yeah, that was her launching movie. Petrang Kabayo. She turns into a horse in the movie. Pero may gano'n na kayong katagal dito sa bahay na ito? Actually, dapat noon pa kami nakapag-move in, but because of the pandemic, hindi siya nakumpleto agad. So gano'ng kakasaya nung nakalipat ka na? Finally? Super happy because finally, wala na akong gagastos eh. I have saved a lot for this property, for this project. For now, parang relax na muna ako. Wala na akong parang iniisip na ano yung susunod na ipupundar. Sa simula, ang mahirap talaga yung pagpupundar kung saan ka titira. Yung renting, sobrang laking stress ng pagre-rent. Ubusan ka man ng pera sa bangko, meron at meron kang titira. Correct. Yun ang sinasabi natin lagi sa mga bakla. Mm-hmm. Mag-ipon para may sariling bahay. Mahirap nung ano, mahirap nung nakikitira, di ba? Tsaka iba yung dignified ka na may sarili kang bahay. Yeah! So pag-ipunan natin yan. Product of hard work. Sacrifices. Through perseverance. Yes, the endless bashing. Endless. So bashers, thank you. Look at this, diba? Tons and tons of makeup, yes. Gamit. If that's what bashing gets you, put it in our comments as well. Gusto ko kasi talaga ng malaking living room. Oh, talaga? Dahil, kasi gusto ko ng malaking, big group, di ba? Gusto ko yung ganun eh. Madaming bakla, madaming yung mga friends. Gusto kong maingay.
gusto niya magulo. Kahit si Mimi nanonood lang sa gilid, mm-hmm. pero gusto niya lahat ng mga bakla, tawanan, pinapasaya siya. I'm not always talkative. Mm-hmm. I enjoy observing. Minsan nawi-weird lang sa akin iba, ba't si bakla parang bagot? Si bakla hindi chumichika, ganun lang ako sa totoong buhay. Saka talaga worried yung mga bakla, uy, si Mimi nababagot na, ano gagawin natin? Kaya pag may nagtatanong, ba't hindi po kayo masyado nasulta? Wala namang bayan. She said she's not paid to talk. Pero ikaw, Mime, pinangarap mo bang magkaroon ng ganito kalaking bahay, ganito kabonggang lifestyle? No, but I knew. Where did that come from? I was just feeling that all the time. Iniisip mo dahil sobra ka magtrabaho or you're just ambitious as you are? Magkakasama. I knew how hard I can work. Mm-hmm. I knew my abilities, I know my talents, I know my confidence, I know myself, mm-hmm. I know I can do it, mm-hmm. and I know it would happen. Mm-hmm. Ang daming nangyari sa buhay ko na na-manifest ko, mm-hmm. ang daming nangyari sa life ko na I just knew it would happen. When I was watching MMK, sabi ko, my life would be featured in MMK. Sabi ko talaga, mag-guest ako dyan. And it happened. Kailangan i-manifest natin, no? Before, parang thing yung ano eh, yung Tamaraw FX. Mayroong isa kaming kapitbahay bago yung ano Tamaraw FX nila. Tapos tinatanggal nila yung plastic sa upuan. Sabi ko sa ate ko, kailan kaya tayo magkakakotse, no? Sabi ng ate ko, pang tuition na, wala tayo kotse, pambisyosa ka. Sabi ko, hindi. Magkakaroon talaga ako ng maraming kotse na nararamdaman ko. And it happened. I worked so hard. I sacrificed a lot. I cried so much. I deprived myself of a lot of things like sleep, rest, relationships. Nung bata ka ba, kamusta yung buhay nyo doon sa Tondo na hindi ganito kalaki yung bahay nyo, na ang dami nyo magkakapatid, and then your mom was an OFW, di ba? Poor area in Manila. Mahirap yung mga tao, pero I thought it was fun because that was my idea of fun. Pero my childhood was fun. I was able to play outside in the streets with my friends, yung ganyan. Nagdudumi ako, naglalapot ako, nakikipag-away ako sa kalsada, nagbabasketball ako, nagpapatintero. Normal yung pagkabata ako. Masaya naman, pero alam kong hindi kami mayaman. Money wasn't available and all the time. Parang yung nanay ko, umaasa lamang sa nanay ko, sa lola ko, who was in the States then, working. Pero you were able to survive naman, di ba? Yeah. Tapos yung mga kapatid mo ng pag-aaral. Lahat ng kapatid ko, all of my siblings, naka-graduate sila ng college. Ako lang ang hindi. Nasa akin yung pressure, kasi at that time, I was believed to be the most intelligent, laging honor student. Yeah. Tapos scholar ako from grade school to college. Tapos hindi ako naka-graduate. Pinagsisisihan mo ba yun? May pagsisisi kasi syempre, di ba, yun yung gift mo sa nanay mo eh. Mm-hmm. Sa hard work ng parents mo, pero hindi mo na ibalik. So, yun yung isang bagay na hindi ko, alam kong hindi ko na ibigay sa nanay ko, na hindi niya ikinasaya. Yung ganun. Pero trinatry ko naman hanggang ngayon makabawi sa ibang bagay. Kasi feeling ko, hindi ko din alam kung that was part of destiny na hindi ka makakapag-graduate. Pero magiging artista ka, magiging successful ka namang entertainer, mm-hmm. yung ganyan. If I failed to grab that opportunity, when it came my way, hindi para lang para sa school, hindi ko alam kung mahahabol ko pa siya ulit. Diba? Hindi natin alam, misteryoso kasi ang buhay din. Feeling ko destined ka na to be a star. Kahit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, napunan naman yung pagkukulang na yun sa buhay mo. But I hope if ever one day bigyan ka ng pagkakataon, would you study again? Oh, why not? Diba? Why not? I am always excited to learn. You were at the top of your career sa Comedy Bars. Yeah. Diba? Ikaw ang number one, the vice ganda ng punchline at laugh line nung panahon mo. Naisip mo ba na, one day, TV naman ako magiging reyna? Sinuko ko na. I was trying so hard to penetrate yung mainstream TV, showbiz. Kasi everyone was there na eh. Si Ethel Buba, Chocolate, si Anton, nag-recording Correct. Na. Sila Ate Gay. Kasabayan. Nagti-TV na sila. Pero parang sabi ko, parang yung doors for me weren't really opening sa mainstream TV. I'm not destined to be there. Since ito lang ang meron ako, Comedy Bar, sabi ko, I will
make the most out of it. Ito yung kingdom ko, ito yung turf ko, di ba? Big fish in an aquarium. Di ba yung sinabi ko sa'yo? Parang I will just enjoy being a big fish in a small pond. Di ba? Than one of the small fish in a big ocean. Hanggang comedy ba lang ako, pero reyna ako dito. Gagalingan ko dito. I will make sure that I keep the crown. Nung hindi ko na siya inaasahan, hindi ko na siya ipinagpapatayan, bigla naman siyang nangyari. So, you just have to trust the process. You just have to trust the plans of God. Bigla na lang siyang mangyayari sa takdang panahon. Kung kailan siya dapat mangyari. Lahat ang pupunta dito, ito yung ceremonial ano. Yeah. Dapat tinatry ito. Di ba lahat na nagpupunta rito, nag-i-Instagram dyan? Okay, ito daw yung ceremonial dito. Oh. Tapos, ah! Ay, yeah, ganyan. Kailangan ikot-ikot kang ganyan. Alam, mahulog! Alam, mahulog! Parang ikaw lang nahulog. Kasi sabi nga niya, ano to, ergonomically correct. Hindi daw ito natutumba. Bakit ikaw nahulog ka? You have to try it. Okay. Ito ang pinaka-ano, most iconic piece dito sa sala ni Mime. Parang ano siya, turumpo. Pero upuan daw siya talaga. Pero ang ganda ng bahay ni Mime kasi parang yung concept niya, it's modern, minimalist, and at the same time, industrial siya. Bakit very masculine yung gusto mong design? Eh, yun naman ako talaga eh. Hindi ako yung malambot na bakla. Oh. Yun nga, yung sobrang babae. Pag minsan pag nakaayos ako ng sobrang babae, hindi ako nakakapag-perform ng maayos kasi masyado kong dinadama yung lambot-lambot. Eh, hindi ako ganun. Wala hindi ka beauty queen na no material hindi ako talaga beauty queen material. Oh. Bardagulan material kasi talaga ako. Dahil may liguan. Garden, outdoor area to ng bahay. Oo. Pag pinapalambot ko si Petit, ito ko siya pinapakaluan kasi minsan mainit yung tubig ng summer, di ba? Kaya lumalambot siya dito, tapos binababad ko siya dun sa jacuzzi. Actually, alam mo, yung original design nito, wala to at saka yun. Diretso. Oo, diretso lang. Pag tinignan mo siya from afar, para siyang ice cube. No, mahilig ka ba sa halaman? Hindi ako mahilig sa halaman. Ayun lang, damo. Dahil kabayo naman ako. Yung mga mukhang damo. Hindi talaga, pero lately, naka-appreciate yung mga halaman kasi nanay ko mahalaman. Pumunta ko sa bahay, nare-relax ako sa dami ng halaman kasi sabi ko, parang bet ko na. Pero hindi ko lang ano kasi kung saan ko ilalagay at saka baka hindi ko rin naman maalagaan. Sa aming dalawa ni Luke, Luke is the one taking care of the plants and you're the plantito. Yes. Isn't it? Say plantito. 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 Ganun talaga dapat, di ba? Pag naghalaman ka, kailangan naalagaan mo na. Kung dami kong kilala, parang nag-alaga lang kasi nauso ang mga kota. Pero nung, ayan na, namatay din naman yung mga halaman. Kaya dapat lagi aalagaan at didiligan. Pero pag nasobra ka naman, natutuyo pa din. Oo, natitigi din. May mga narakong tuyot dahil nadiligan ang nadiligan. Oo. Taray! May sauna! May sauna. At saka steam area. May steam room. Ginagamit nyo, Mime? Dati ako. Oh. Pero ngayon si Ayon, parang twice a week nagsasauna siya, nagsisteam siya kasi yun ang pampapawis na. Kasi na-realize ko, hindi pala maganda sa botox ko yung sauna at saka yung inip. Nakakadurog ng botox, mama. Kaya sabi ko, Ayon, ikaw na lang. Dito na lang ako sa labas. Ba talaga yan? Parang mali na yan. Ayan. Tapos, anong nilalagay mo dito, Mime? Yung mga gamit ko at saka pagpilay si Ayon, pag masakit yung tuhod ko, pag nanay ko, para hindi naaakit ng hangganan. Atari, pwede ko bang i-try? Go. Ayan. Saya! Saya! Diba? Ayan lang, pang tamad. Di ba parang tanga, umaki ako sa bumaba? Tapos kala mo, ang taas-taas mo na inabot mo. Parang tumingala ka lang, nandudun ka na. Correct. Pero ang galing, oh. Ito, Mime, what they call yung this den. Area yeah, this naman. Is the this den. Is the den. Ang laki ng TV! Diyos ko, Lord! So, Mime, ito talagang favorite tambayan mo? Oo. Dito ka tumatama. Mahilig kasi kumarod ng TV. Oo. Oo. So, pagdating ko, from showtime, dire-diretso na ako dito. Uupo na ako dito.
relax ka na dyan. Oo, tapos bubuksan ko na yan. Tapos hanggang mamaya na ako dito, hanggang dumating na si Ayon. Ano bang favorite pastime nyo? Si Ayon mahilig lang mag-Netflix. He doesn't go out a lot. Talaga? So, actually, hindi siya dito nanonood. Gusto niya nasa sahig. Gusto niya yung pakiramdam yung lamig ng semento. Tapos nakakatulog siya doon. My goodness gracious, mga dear. Ganito po karami ang award ng ating Unkabuggable Box Office Superstar. Among all of these awards, if you can choose one that's the most special for you, ano yun? Ito, one of the most memorable kasi, ito yung first ever King of Comedy Award ng PAMAS. Okay. King of Comedy Award presented to Vice Ganda, June 10, 2018. Ako yung first ever na nabigyan yan. Kasi dati wala namang phenomenal box office superstar. It's either box office king or box office queen. Oh, pero walang phenomenal. Walang phenomenal. So, nagkaroon ng mas mataas pa dun sa box office king and queen. Sa akin yung binigay. Congratulations, Meme. You really deserve all these recognitions. Thank you. Sana magkaroon din tayo in the future. Mahilig ka ba sa artwork? Nai-influence lang ako ng ibang friends, katulad ni Paul Cabral. Yeah. Kasi ah, yes, good investment Paul. Daw. Pero ito ang pinaka-favorite ko dito. Ako nakita din. Ko to. It's like ano, para siyang art installation. Installation siya. Exhibit levels siya. Tapos hindi talaga ako ano, artsy talaga, wala akong kultura eh. O, hindi naman ako talaga nakakaintindi. Ako rin. Pero pag yung lalong hindi ko naintindihan, mas gusto ko. Yung ganyan, sabi ko, ay, ang ganda nito. Gandang-ganda ako dun sa mga ganyang konsepto. Kahit hindi ko talaga masyadong naintindihan. Ano ito? Parang nangyayitik or something? Para siyang ano, caps. Yun ang konsepto niya, caps siya. What can you say about the concept? Like it's bursting open, doesn't it? Yeah, bursting open. But the idea for this and the like the inspiration is. Alright, okay. Bursting open. Dito tayo sa dining room ni Meme Vice Ganda. Eh kasi ibang daming ng bakla. Tapos yung family ko rin medyo malaki, so kailangan talaga maraming upuan. So dito kayo nag-noche buena, birthday dinner. Malungkot lang pang-pangkarin yung araw, kasi dalawa lang naman kami ni Ayon. Ito pa yung bungo ng mga nawawala kong PA, kaya sa mga pamilya na naghahanap sa kanila, naririto pa rin po sila, tinatanong kasi nila, kung sa'yo pa ba nagtatrabaho sila? Oo, sa akin pa po, pero hindi na nagtatrabaho. Bungo na lang sila. Charot. Kamusta ba? Yung, siyempre, bagong kasal. How's your life being Mrs. Ayon Perez? Masaya kami. Minsan pag on a regular day, di ba, dalawa lang naman kaming kumakain together. Pero masaya. Masaya ako with him eh. Masaya akong kumakain kasama siya. Masaya akong natutulog kasama siya. Di ba sabi nila, laki-laki ng bahay, tapos dalawa lang naman kayo, ang lungkot nun eh. Actually, hindi. Kasi kahit naman marami kayo sa bahay, merong isang taong sa kanya ka lang nakatutok eh. Diba? Yung parang wala akong paki sa iba. This big property is my house, but Ayon is my home. Ha? Quotable quotes, pang TikTok. Post niyo yun, gago kayo. Totoo yun, Meme, diba? Kahit gano'ng kalaki ang bahay, you can never call it a home unless nandun talaga yung puso mo. Kaya kami, to be honest with you, Meme, kahit UK or in the Philippines, kung nasan man siya, that's home for me. It is possible that people can find home sa atin. Oo, di ba? Parang hindi kailangan ng totoong bahay. Kasi ano yan, material things din ang bahay. Pero yung tao na nasa puso mo, yung tahanan mo, I think that is priceless. Oh. At saka for the longest time, akala nila, yung mga tayo, yung mga bakla, yung mga trans, yung mga nasa LGBT, akala nila habang buhay lang tayong clown. Hindi. Hindi kami clown lang. Tahanan din kami ng maraming tao. Pan-TikTok na naman. Pan-TikTok yan. Post nyo yan. Ganun yung bakla kayo. Paano mo pinaintindi sa kanya na tago muna natin, this is for your own sake? Hindi namin laging pinag-uusapan. Na alam kong nakaka-affect na. Nagsastruggle ako sa sarili ko na ito yung iniinda ko dati. Yung parang ito yung iniyak ko dati. Pero ngayon pinaparanas ko sa kanya.
unfair itatago naman. Kita, di ba? Parang ako dati, ayoko nang tinatago ako, pero ba't ngayon tinatago ko siya? Natatakot ka ba na ipagpalit ka ni Ayon sa totoong babae? Bakit pa nagpakasal si Vice o yung mga ibang LGBT couples? Ba't pa kayo nagpapakasal? Eh, hindi naman yan nire-recognize in the Philippines. It's null and void. Sayang lang effort nyo, etc. Hindi yan kailangan ng bansang Pilipinas. What can you say about that? Would you be Arnina? Wow! Jermaine, look, of course! I'd love to! Thank you! Happy Pride Month. Yung kikitain po nitong vlog na idodonate po namin sa masaswerte at mga deserving na members ng LGBTQIA+ community. So, i-comment nyo lamang po dito sa aming vlog kung bakit po kayo nangangailangan ng tulong at bakit nyo po deserve ang pampasaya namin ngayong Pride Month.